Pogi. Another segment na naman to about bike parts. This time, magpo-focus tayo sa pagpapalit ng chainring. I-explain ko sa video kung bakit ako magpapalit at kung anong magiging benefits ng ipapalit ko. So ayun, let's start! So ayun, explain ko muna yung original setup ng bike ko. Ang brand ng bike na to is Voxster Vinson 6.2+. Then, convert ko siya sa 1x setup. Since na naka 1x setup ako, nagpalit ako ng cogs 11 teeth to 42 teeth. And then, yung narrow wide chainring ko is 38 teeth. Kung medyo nalilito kayo guys sa mga technical terms na binabanggit ko, gaya ng narrow wide or yung bilang ng teeth sa cogs, explain ko na lang sa separate video. So ano nga ba yung problema ko at iniiyak ko sa setup na to? Bakit ako magpapalit? Unang-una, after ilang months na nag-ride ako sa mga ahon, hindi ko ma-utilize yung cogs. And since yung pinakamalaking plato ng cogs ko is 42 teeth lang, hirap akong umahon. Well, pwede naman ako magpalit ng mas malaki-laking cogs pero kailangan na ng goat link. At pag ginawa ko yon, may chances na ma-stress yung RT ko. So in the end, sa chainring ako mag-a-adjust. And pangalawa, hindi ko ma-utilize sa patag yung 9, 8 at 7 speed. Gawa nga ng sobrang laki ng chainring ko sa crank. So sa sobrang tagal ko nag-ride, lagi ako naka-cross-chain. Yung mga nagsasabi, pag nagpalit ako na mas maliit na plato, babagal yung bike ko. Totoo naman siya. Well, based naman sa mga rides ko, hindi naman ako kumakarera. Ang pinaka-importante sa akin ay relax ako pag umaahon. So ayun, from 38 teeth, pinaritan ko ngayon siya ng 34 teeth. Same brand lang din, Dekastrin yung tatak. 104 BCD, symmetric. So ayun, nakabit ko na. Check ngayon natin kung kailangan pa natin magtono. Yun, mukhang hindi na natin kailangan magtono. Kung akala ko kasi, kailangan pa rin natin magtono pa nagpalit tayo ng chainring. Smooth naman siya so far. So itatabi ko na lang siguro tong 38 teeth ko pag in the future nag-decide ako magpalit ng cogs na mas malaki-laki. So ayun guys, that's all for this video. Babalitaan ko na lang kayo kung maganda ba yung kinalabasan ng setup ko ngayon. Yung mga future rides ako, so abangan nyo na lang. And para maging updated sa mga rides at sa mga bike parts na i-upload ko, just hit the subscribe button. So yun lang mga Kogi. Happy New Year ulit. Salamat!